マサヤナミサヨキナタンワサダナミサパイサーナアチンパロキアミナアミナハナミサヨマキチパイサパパパサラマサマビアヨナタンガムラサパニオンでのみんぱらさかんどるわのおつかい、おつきやがいきさつ、ろまん、あっちゃい。とまよこたえちゃな。Kristo
bawa armukan. Kristo bawa armukan. Panginoong Yesus, dumating ka bilang liwanag na pumawi sa din. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At paglubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin mga pangyarihan, ikaw ay laking pagkaasundo sa sakratahuhan sa pamagitan ng iyong salita, sa masigasing na pagsamba at matibay na pagsampalataya. Ang sabay ng Kristiyano ay makatulong nawa na masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat sa iyo.
kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa iyo. Tumulong mo sa lahat. Pagkabuhay ng ating Panginoong Jesu Kristo.
ada dan kita ingin tahu kau dari sana, lantas bahagi orang usaha ini, itu yang minggu, minggu na pagalaan, yang punya kulay, ng ating damit ay kulay rosas, kulay pink, ano? Pero kulay rosas. Bahagi yun ako sa ito yung linggo ng pag-alaman. Bakit tayo ni Kwaresma? Bakit tayo nagdadala? Dapat tayo ay nalulungkot ng sasakripisyo. Nagpapakahirap, nag-aalay. Pero bakit yun ako sa nais natin makita na yung linggo ito ay isang linggo ng pag-alakan. Kasi baka isipin o natin na yung sa mga sa itong apat na pong araw na pag-aanda natin, no? Ay baka manginawa tayo. Baka makalimutan natin yung mensahe na ipinamamanhin sa atin ngayong kapanahonan ng Kwaresma. Namin na tayo ay magalak sa tatat ang liwanag ay dumating sa sanlibutan. Si Jesus na liwanag ay dumating sa sanlibutan. Ano yung kadalaman at nagtinuturo sa atin ang isang papantayan ng aming pagdulos sa buhay natin sa daigdig na ito. Lalo nun, yung tinatawag po natin itong paghahanda natin ay pinakailangan humantong sa kanyang muling pagkabuhay. Magkakasama ko kasi yung suffering, death, and resurrection. Paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon si Kristo. Yan yung liwanag na dalang Jesus na maunawahan natin. Hindi uhatiyan. Hindi uhatiyan. Hindi ko pwedeng suffering and death lamang. Walang resurrection. Kasi bakit? Kapag karoon mo yung pagkaunawa, ano nang sasabihin ng iba, ay tayo ay baka tayo ay magkaroon lamang ng kalungkutan. Magkaroon lamang tayo ng nervous breakdown. Ay, puro pala paghihirap. Tayo lamang ngayon po sa tinatawag po namin matinding kalungkutan. Depression. Wala nang sabang ngayon at ganito. Puro na lamang pasakit at ira. O, maaari naman yung kapilang bahagi kung makita lamang namin ay resurrection, na wala ang paghihirap at pagkamatay ng ating Panginoon sa Kristo. Ay, ano yung bahagi naman sa mga nun? Ito yung maangkong sa isipan ng ating mga pagkilos na tutawagin po natin ngayon ay alin, iskabizer. Kung makalulusot, lulusot, ayaw na magira, ayaw na magtrabaho, ayaw na pinapahusan, ayaw na napapagod, gusto na lamang ay kasiyahan, ayaw na may mga pagkakas,
Inaaray sila ng kanilang mga magulang na huwag mahirapan. Hindi, no? Ano yun eh? Ito ba ang inang po natin ay magkasama yung suffering, death, and resurrection. Ang tawag nga po natin doon ay SOP. Standard Operating Procedure. Ang tawag ng mga military process. Isang proseso. Ang kawalan ng isa ay ano, incomplete. Hindi matutunan, hindi mabubuo. Kasi, kung tawagin ulit, unprocessed. Hindi na proseso. Kaya bahagi yung mga kong sarili, yun yung dumapanin ka po may kapag. Isang liwanag na nawa ay makita ko natin na kinakailangan natin harapin. Kasi may kaapat na linggo ng ating paghahanda, no? Baka makalimutan natin yung kanyang buong pagkabuhay. Kaya pinapaalala sa atin, no? Na sa atin lang, do not lose sight. Wala, huwag mawala sa ating kaisipan. Nasa gitna ng ating pagpapakasakit, na ang God. Darating ang muling pagkabuhay. Darating ang muling pagkabuhay. Na ang God yung patuloy na biyaya na pinawalating ng buong kapal. Maliwanag na ipinahalag ito sa aming salmo, sa aming ebanghelyo, at sa ating salmo. So, ikalawang pagbasa. Na hindi sa sulat ni San Pablo na makita natin ngayon yung kagandahan loob ng Diyos. Ang kanyang alam ang Diyos pagkabatawan. Ay magiging bahagi yung mga kusang na makita po natin. Sabi nga po natin doon sa unang pagbasa na sa aklat ng Kronika na iniklento sa atin yung karanasan ng mga Israelita na alin na dahil sa pagsuway nila sa kalooban ng Diyos na hati yung kaya ng Israelita na yung karoon ng Northern Kingdom at Southern Kingdom. Pagkatapos, yung Northern Kingdom, ano nangyari? Sinako ng mga Babylonians. At hindi lang ba sa sinako? Ang kanilang mga leader na rin dinala sa Babylonia. No? Yung tawagin natin ay exile, pinulong doon sa Babylonia. So yun yung makita na nagtataw na ba? No? Na pinapanin ko na yung sinasabi na na yung biyaya ng Diyos na pinapamalik ay nais na may pamanin na ipakita ng buong mga mahal na hindi na lahat paghihirap. Kasi sabi nga kung minsan makita natin yung biyaya ng Diyos, pinababanda. No? Anong pinababanda? Kasi nakita natin na yung mga Israelita nakalaya. Kaya banda kasi ang kaya naman nakalaya ang mga Israelita mula sa Babylonia. Kasi yung Babylonia ay sinakot naman ng Persia. Nung pagkasakot ng Persia sa Babylonia ay si Haring Ciro o Cyrus. Meron tayong isang isla ng pangalan ni Cyrus. Sabi ko kahapon niya, alam ba kung saan ang galing ang pangalan mo? Hindi ka lang. Sabi ko, siguro hindi ka nakikinig ng unang pagbasa.
virus sa okay, no? Kasi yung pinagsalba na doon sa holiday yun, ah, sa fiesta ko, sa English ang isa roon, no? Yung term na ginamit ito ng Cyrus, sa Tagalog, zero. No? Oh, sabi ko, doon lang yan, baka hindi mo ginawa ang pangalan mo, ano, nasa Biblia yung pangalan mo, si Aring Cyrus, isang Persian, namin, na nasakot niyang Babylonia, ah, sabi nga sa banal na pagbasa kayo na rin, nagkaroon siya ng kaupo sa dali, pauwiin ang mga Israelita sa kanilang sariling bayan. So, makita po natin. The person ay Persia, no, para medyo mag-Iran. Present ay Babylonia, Iraq. No? So, para at least masituin natin kasi no? So, sinakot ng Iran, ang Iraq, oh, sorry. So, ang Iraq, para makaalam, para makalaya ng mga Israelita na nandun sa Iraq. Kasi nung sinakot sila, ginawa silang exiles. So hindi yung biyaya na kung saan makita ko natin ang buong kagapal. At maliwanag ko ng ano, it takes years sa istorya ng mga Hudyo. Taon na makita mo na yung biyaya na ipinamamanig ng buong kagapal. Pwede po sa buhay na ipinamamanig ng Diyos, ito yung pakita mo lang. Nasa lawang natin kalimutan. Na huwag mawala sa ating pagkaunawa na ang krus ay alay, may muling pagkabuhay. And vice versa. Vice versa. Napakaano ang makita natin ito. Kasi sabi nga natin, ito ay ano? Kasi kapag hindi namin nakita yung krus, kaya tawag natin magkasama ito, ay ano yung pwede maging mangyari, no? Ay, maaaring mawawala tayo ng lakas ng loob. Mahalin, ha? Magpatuloy ng paggawa ng mabuti. Kasi bakit? Wala naman palang kainan natin ito. O, pwede rin naman akong sa akin, alin, ha? Maging irresponsable tayo. Kasi bakit? Nagtatakot tayo sa hirap. Hindi. Yan yung liwanag na nais na ipakita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yan yung daan na kinakailangan natin kahapon. Nanawa ay patuloy namin makita yung kagandahan loob na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Nanamin sa tayong gabayan sa buhay natin sa daigdig na ito. Para huwag tayong mamahama sa dina ng ating kailangan. Pagamat yung bigaya ng Diyos ay patuloy na tumatanggap sa sino mang nagsisisi. Pero sabi niya natin, kapag hindi namin nakita yung ganyang bigaya ng program, lagi tayo magigitaw ng nandas. Yan ang yan yung pamamaraan na mga ulang namin kalimutan na siyang pinaghahandaan natin. Kaya ngayon din ulit ulit, maghalap tayo. Maghalap tayo. Mayroon palang muling pagkabuhay. At ito yung paghahandaan natin ay mayroong patutunguhan. At ito ay bahagi na kinakailangan natin pagnanasa. Alam niyo ako kasi kumisa, no? Ay, alam niyo kumisa, kasi kapag hindi mo natin nakikita yung kung tawagin natin ay correlation, yung ugnayan ng suffering, death, and resurrection, no? Ay, hindi maging maliwanag yung
Sabi mo nga ay doon tayo panulungo. Alam niyo, kumisa ng mga pagkataon, no? Na, alimbawa na lang, ako kasi ay sinusubukan ko sa loob ng isang buwan ay para malaman ko yung aking blood sugar, no? Bagamat alam ko mataas, no? Ay para ma... ay nagpiprik ako araw-araw, no? At tinitingnan ko yung block, yung sa glucometer. Ganda no? So, kumisan ay yung pag-break. Maliit lang naman yun eh. Pagkat laki yung lockdown, no? Pero kapag araw-araw ko nagagawa, no? Kumisan sa akin, no? It takes. Kumisan 5 minutes. Kasi bakit, ang iniisip ko yun, ha? Masakit. Pero kapag tayo na lockdown, ay kumisan mo ay ganun yung ano iniisip. Kapag hindi natin it will lose sight na alin, kaya akong tinitake ito para makita ko, para mapakiramdaman ko kung ako baga ay gumagaling o hindi. No? So ganun din, it will lose the sight of the resurrection. Parang ang bawat pag-ilos natin sa daltin na ito, ay lamang bumibigat. Kaya kung dinurusin, kasi sakit lamang ng bagat ng langgam. Kasi bakit? Hindi natin nakita yung pamantay na nangis na ipaalam ng Kumikapa, ang liwanag na ipinapakita sa atin ng ating Panginoon Jesus. So ito ba yung gano'n natin sa lakas ng Kumikapa? Na maging maaari ang mga ating pagkulong sapagkat ngayon, linggo ng ating ginagalawan, no? Ay sabi nga namin ay ito yung panahon ng pragmatism. Ano yung ibig sabihin? No? Baka mahali na lang. No? Baka nakakalimutan natin na magkakasama yung tatlong ito. Suffering, death, and resurrection. At yun ay dapat natin kagalak. Kasi bakit? Yun ang liwanag na nais na ibigay sa atin ang buong may kapal. Masigit natin makita yung kagalakan ng muling pagkabuhay kasi nakita natin yung hirap at pagkapakasakit na ating dinadaanan sa mundong itong dinadalawa. At sa panahon ng ating paghihirap at pagkakaroon sa sarili, no? Huwag namin kalimutan natin, nakaabang ang muling pagkabuhay na dulot sa atin ang ating Panginoong Jesus Kristo. Napakahalaga po ito, no? Napakahalaga po ito. Kasi kung hindi natin ito makikita, madaling tayong susuko sa mga hamon ng kasalukuyang panahon.
maka pada tala ako sesuai sa mga nakapagayang sa lahat. May gawang lahat at lupa, sumasampalatayaan ako kay sa Kristo ni isang anak ng Diyos. Pangsona ang lahat, nagkatawang tala sa lahat ng Espiritu sa amin. Pinanganak ng isang kamalang Diyos, ipinagpakasahan ng Ponso Pilato. Pinakay sa krus ng mga tayo ng Pilipino, nanalo sa nagkora ng mga namamahal. Mamay ka itong araw na buwan ng maguli, umakyat sa langit, nalok-lok sa kanan ito sa mga kapatid na sa lahat. Doon magpumula at palito at tungkong sa mabubuhay ng mga tayong tao. Sumasang palatay naman ako sa ito sa Espiritu Santo sa wanan ng simbahan sa Korea, sa kasamahan ng mga banal, sa kabatawaran ng mga kasalanan, sa pagkapuhay ng mga magandang tao at sa buhay na walang hanggang. Hindi lamang tanda ng aming pagkakasalanan ang krus ni Jesus. Ito rin ang tanda ng dakilang pag-ibig at awa sa atin ng Diyos na nagpag-iligtas natin sa bawat panalangin. Panginoon, tingin mo kami. Panginoon, tingin mo kami. Nawa ang simbahan ay manatiling buhay na tanda ng pagmamahal at awa ng Diyos sa panahon ng karinlan at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Sundan nawa ng mga namumunod sa pamahalaan ang liwanag ni Kristo at maglingkod sila na may malasakit at pagkalinga sa maliliit ayon sa halimbawa ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. Maging tagapagpahayag din nawa tayo na magandang balita upang lalo pang dumami ang sumampalataya kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. Pauliin na walang Panginoon ang puot sa ating mga puso at karahasan sa kapaligiran upang maibalik ang tunay na kapayapaan at katarungan sa ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. Sa pamamagitan ng ating paglinga, madanganawa ng mga may sakit at nagdurusa ang mapaghalasakit na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. Ang walang nakamahal, nais mong tumanggap kami lahat ng buhay na walang hanggan. Turuan mo kaming laging makasunod sa iyo upang matupad sa amin ang iyong kalooban. Iniiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.